Hello. Ako pala si Mrs. De Ero. Almost 1 year akong hindi nakapag-vlog. Last November 2021. Dahil sa hindi inaasahang pagkakaroon ko ng sakit. Kaya natigil ako sa pagluluto, sa pagbibake ng cake. Ngayon, gusto ko uling mag-vlog para ma-ano ko yung experience ko sa naging sakit ko para maging aware naman yung ating mga kasamahang mga babae na pag may naramdaman ganitong sintomas, huwag na silang magpatigil-tigil na hindi magpa-check up sa doktor para hindi na lumala katulad ng naranasan ko. Susimulan yung aking naging sintomas ng aking kasi nagkaroon ako ng cancer, stage 3. Ang naging sintomas ko noon, bali, nung nagpagupit ako ng buhok, halos 7 months na hindi siya humahaba. Tapos nung kinapa ko doon sa may lipot, ano na, parang wala ng buhok, kumukonti na lang. Tapos, lagi akong delay dumumi, minsan 2 days, hanggang 3 days. Ngayon, sabi ng Mr. ko ni Sir De Ero, ibili tayo ng bike, siguro kaya hindi ka normal dumumi dahil nandito ka lang sa loob ng bahay natin, sabi niya ganun. Tapos, after nun, bumili siya ng bike. One week na nagbabay kami na magayong aking binte. Na magayong binte ko. Tapos, nung pumunta kami sa doktor para humingi ng ano, gamot sa pampahupa ng mata, sabi ng doktor, hindi na pwedeng hindi kayo pupunta sa specialista. Yun ang sabi niya. Tapos, nung pumunta kami sa specialista, sabi nung doktor, kasi namaga yung legs ko eh, itong kali, kanang binti ko, hanggang, lumaba hanggang hitap, na ang bigat ilakad, dahil magamaga, banat na banat yung balat. Tapos, sabi nung doktor ko, na-injure daw ako o nahulog sa pagbabay kasi, bakit namaga ng ganon? Sabi ko, hindi. Tapos, in-scan ako para in-ultrasound yung binti ko. Nakita nila may blood clots, parang baradong ugat. Tapos binigyan niya ako ng gamot na after 1 week, babalik ako para malaman kung lumiit yung binti ko. Tapos nga pala na ang naging experience ko bago ako naoperahan, yung aking mukha ay ang daming lumabas na itim-itim, parang pekas. Tapos yung braso ko parang naging braso ng 90 years old na, ang daming itim, na dry yun ang nangyari sa aking balat. Tapos, nung after 1 week na nga na bumalik kami, dahil binabalik kami ng doktor, sabi ko kay Sabiel, si Tart, total, lagi rin naman sumasakit yung tiyan ko, kasi lagi sumasakit yung tiyan ko eh, siguro mga 3 times na sumakit na. Hindi na ako makatayo. Ganyan ako maglakad. Tapos, hinahapo ako. Tapos, after 30 minutes, pag umupo ako nagpahinga, mawawala na naman yung sakit. Kasi, ang nangyayari, pagka sumakit ng ganun, pupunta ako sa doktor, mawawala siya ng 1 week habang may iniinom akong gamot. Tapos, pag wala na uling gamot, babalik na naman. Ngayon, nung nandun na kami sa specialist, sabi ko sa daddy ni Bunso, kay Sir De Ero,
Si Tart, nandito na rin naman tayo sa specialista. Ipa-check ako na rin itong tiyan ko kasi masakit itong tummy na to. Tapos sabi niya, sige. Tapos nung in-ultrasound ako, after na siguro 1 hour kami naghintay, sabi ng doktor, parang may nakita akong hindi ko alam kung bukol ba yun o dumi. Kasi ang linya naman niya ay hindi sa tiyan. Ang linya kasi niya ay sa puso, doon sa mga baradong ugat, kaya hindi siya makapag-design. Tapos sabi niya, i-refer ko kayo sa Ubigayni. Tapos after 2 days, pumunta kami sa Ubigayni. Pagdating namin doon sa Ubigayni, pinapsmer ako. After nung papapsmer, nilagyan ako ng parang may pinasok sa puwerta ako na malamig na parang may flashlight. Yun, doon niya nakita na mayroong bukol na ang sukat ay 9.5 cm na. Ito na ako ngayon, no? Buti nga ngayon, malabo na ang buko. 9.5 cm na yung sukat ng bukol ko. Tapos sabi niya, pasisitis ka na natin yan. Sabi niya ganun, para ma-clear. Tapos nung nagpa-CT scan na ako, kasi may sukat yung haba, yung lapad, yung taas. Bali yung pinakamalaking sukat dun sa bukol ko ay 13.5 cm. Malaki pa sa mansanas eh. Kaya pala siya mabigat. Mabigat yung pakiramdam ko. Tapos parang malapit dun sa may anus ng gaanan ng dumi ko, parang gano'n. Kaya siguro, laging kabag ang tiyan ko at laging late yung dumi ko. Kahit na umiinom ako ng pampalabno ng para makadumi ka ng madali. Walang effect yung mga iniinom kong herbal. Tapos, after nung masitis ka na ko, parang may nakita pa rin sila na dun sa akin dito ka, kasi may reading yun eh, may sukat din na nakitaan din nila na parang imposible na sa colon cancer. Di, para masigurado nila, pina MRI ulit nila ako. Nung na MRI na ako, yun clear na. Sabi niya, hindi na ito pwede magtagal. Kailangan na itong ma-surgery. Sabi niya, bali na surgery ako ay March 24. Bago mag-March 24, March 22, pinainom ako ng 2 liters na yung kapalinis ng tiyan. Inubos ko yun bago dumating ng maga. Kailangan fasting ka, walang laman yung tiyan mo. Kasi 30 minutes akong nawala ng malay nun para pasukan ako sa bibig nung colonoscopy tsaka sa butas ng PET para makita yung loob ng tiyan ko kung mayroon akong colon cancer. Tapos 23 ng March 23, pinasok na ako sa dinala na ako sa ospital na pagsasurgeryhan sa akin kasi iba yung ospital na sa colon cancer eh. Kasi doon sa isang ospital parang hindi kompleto. Nung dinala na ako doon sa para ako ma-surgery kinabukasan kasi 24 yung ko, dinala na ako nung 22. Balik 23 nag-stay ako ng 1 day, 23. After na maipasok ako doon sa lobby, hindi na pwedeng may kasama na katulad ng asawa ko, anak ko, hindi. Ang nag-pick up na lang sa akin, yung nurse, para inatid ako sa kwarto na tutuluyan ko. Dahil noon, mahigpit ang protocol noon dahil pa rin ng COVID eh, madami pa rin ng COVID. Nag-iibos yung mga doktor na
pag marami sita, mahawa pa yung mga pasyente. Kaya pagkahati dun sa pinakalabi, ang kumukuha na bali yung mga nurse. Kaya bali nung kinabukasan, di 23 ako nag-stay, ano, bali ang nakuha ko pang kwarto, nag-iisa lang ako, malaking kwarto, tapos may TV, may salaset, may computer, kasi wala nang available na kwarto na dalawaan kayo. Di sobra ang lungkot kasi ang laki ng kwarto, tapos para lang pang may nakatingin sa akin na natatakot ako, sabi ko, baka marami lang namatay dito, sabi ko pang gano'n. Tapos siyempre, kailangan mo ng lakas ng loob kasi nag-iisa ka eh. Tapos kinabukasan, March 24, i-sasurgery na ako. Siyempre, tawag lang sa pool. Sa mister ko, hindi naman ako nakikita. Sabi ko noon kay Lord. Nag-pray na lang ako, sabi ko kay Lord. Mahala ka na sa akin. Tapos nung nandun na kami sa isang kwarto, kasi marami rin may cancer sa ovary eh. Pero ako lang, may mga komplikasyon, may diabetes, tapos mayroon pa ako sa colon, eh sila sa ovary lang. Tatlo kami nagkita-kita doon, iba-ibang doktor. Tapos yung isang nanginginig sa ako, sabi niya, natatakot ako, sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, huwag ka matakot, sabi ko gano'n. Pagka pumasok tayo doon, inanuhan tayo ng anesthesia, tayong mararamdaman paglabas natin, nasa kwarto na lang tayo. Kinalma ko yung dalawa kasi kung magiging maninervyos din kami, tatlo na kami tataas yung presyo ng dugo. Di, sabi ko, kinalma ko yung dalawa tapos nauna na yung isa, pangalawa ko. Tapos nung naandun na ako sa surgery room, sa operating room, nakita ko doon yung ibigay ko, tapos yung sa colonoscopy na doktor, kasi titingnan niya yung bitong ako eh, kasi ang haba nga ng cut ng ano ko, ng hiwa ko. Tapos nandun din yung sa baradong dugo, sa binti ko, dahil baka hindi ako maangkat yung dugo pag sakaling biniyak yung tiyan ko. Tapos yung anesthesiology, ang gagaling nga nila eh, mga bata pa sila, pero ang gagaling nila. Tapos nung bago ako masurgery, pinapirma pa ako ng waiver. Tapos nung pinahiga na ako, ramdam ko nung tinatanggalan pa ako ng damit kasi mayroon pa akong may isip pa ako. Tapos sabi nung nag-ano ng anesthesiology, sabi niya, parang higupin ko yung parang pinakausok, parang wala na ako ng malay yun. Tapos hindi ko na nalaman na gano'n na, kasi nawala na ako ng malay. Nung bumalik ako, nasa kwarto na ako. Tapos, di malungkot, nasa kwarto ka kasi wala kang bantay. Pampungan doon yung mga nurse, pupunan ka ng yung dugo blood test. Tapos, kinabitan ako nung naswero kasi hindi naman ako makakain. Lagi lang ako nakahiga kasi may butas din yung tiyan ko dito kasi pinalalabas yung mga dugong na iwan dito sa loob ng tiyan ko. May butas na maliit. Tapos may plastic, tapos may dito naman sa puerta ko, may catheter na ako, tapos may swero, marami nakakabi. Tapos after 3 days, sabi ko sa kaisadero, si Tarky, huwag ka naman ng paraan na makapunta rito. Para naman mabisita mo ako. Sa kapakiusap ng asawa ko, dahil nasa isa lang naman akong kwarto, parang pumayag yung mga nurse na para mag-pilap na magiging siyang caregiver. Kaya nabantayan niya ako hanggang sa
makalabas kami. Pero mo bumaba lahat yung aking hemoglobin, potassium sa loob ng 6 na araw. Ang bilis ng bagsak ng katawan ko, ang payat ko agad hanggang sa umuwi ako dito sa bahay. Tapos, sabi nung makalabas kami, after 1 week, malalaman nyo na yung resulta ng sa cancer nyo, sa cancer, kasi hindi pa namin alam yung resulta ng cancer, basta sabi may cancer. Pero after na ma-biopsy, sabi pag na-biopsy na, after 1 week, malalaman mo, sabi nyo. Tapos, nung ano, alam ko na na may cancer ako na, kasi, nung nanonood ako kay Dr. William, yung sintomas na naranasan ko, parang may katulad dun sa akin na panood. Tapos yung buhok ko nga, nalalaglag na, tsaka hindi siya humaba. Tapos nandito na ako sa bahay, kinausap ko yun, sabi ko doon sa asawa ko, si Tartalik, kausap tayo. Sabi ko nga, tapos nag-usap kami. Sabi ko, kung ano man ang maging resulta ng cancer ko, maging stage 1, stage 2, hanggang anong stage. Sabi ko, kailangan maging matatag tayo. Sabi ko nga, kasi hindi lang naman tayo nagkakaganito. Pareho kami umiiyak kasi may 1 week kami walang tulog sa mag-iisip kung ano resulta, kung anong stage pa. Tapos sabi ko, kung ano ang magiging stage, sabihin ng doktor, gusto ko mag-asyal naman tayo. Kung lugar na hindi pa natin napupunta na pwede natin punta para kahit sandali, alimutan ko yung sakit ko, sabi ko. Tapos, wala siyang pili. Umiiyak din siya. Tapos, pero ako handa na. Kaya lang, para sa akin, mas mahirap pala yung ikaw ang aalis. Alam mo kung maiiwanan ko sila kung sakali. Napakabigat sa dibdib. After na masurgery ako, kinemo. Nag-chemotherapy ako, bali 6 times. Naubos lahat ang buhok ko, ang bintang ng ulo ko, nawala yung filler ko, pilik, lahat ng buhok, nawala. Hindi ako makadilat kasi mahirap pala pag wala kang pilik, lalo maaraw, hindi ka mo. Tapos, dahil hindi ako nakakakain, alos na yung buto ko sa likod. Mahawak-hawak lang ako sa mga dingding para kung may gusto akong puntahan o pagtayo. Maraming salamat nga pala doon sa aking kapatid na nagkalakas sa akin. Siya rin yung nagtugtong na isang tao sa buhay. Makagawa ang Panginoon. Ganun din ang pamilya ko. Tsaka yung mga kaibigan ko, hindi nagsasawa. Magdasal para bumalik ako sa mga pamangkin. Tapos after chemo, last ng chemo ko ay July 24. Ngayon, on the way naman ako sa radiotherapy. Meron pa ako 13 days na bago ako. Sana dun sa mga katulad ko, nanay, kumpay mo, basta sa mga kababaihan natin, kung may nararamdama kayo, maging aware sana kayo, magpa-check up agad para hindi nyo na maranasan yung hirap na dinanas mo. Alam niyo ba, habang kinikin mo, hindi mo alam kung mabubuhay ka o hindi. Napakahirap yung nararamdaman pag hinigay mo. Ibang sakit ang mararamdaman mo.
Tanong ko lang na rap daw ko sa buo. Nung nalalapit ko yung aking mag-ama sa tabi ng aking kama. Nasabihin ko lang, makamusta na. Sabihin ko lang, buo-buo lang yung buha ako. Kasi hindi ko masabot ko. Kakayabi ko taon. Basta lagi ko na lang yung pinanadala. Kaya ko to para sa aking pagpapalit. Kakayari ko para sa aking pagpapalit. Sana magpacheck na pag-agay. Pag may nalang na magkayo pa kayo sa inyong katok. Para hindi kayo na mamaraglasan ng naranasan. Sa pag-agay na halos isang taong 8 November 1. Alam ko at maraming kong salamat. Sana mapansin mo ito. At kung may nararap naman kayo mga iba sa sarili niya, ito ulit ko. Pati tayo sa specialist ako ng gana. Mawala ko sa patingin tayo sa doktor. Tsaka ipag-pray na rin niyo po si Chris Aquino. Dati. Kawawa din siya. Dahil ano po may pamilya din siya. Pinuluhan din siya ang anak. Kahit hindi ko siya kilala. Pa siya nakikita ng personal. Kahit ko, pagkatapos kong maoperahan kasi nakita ko rin siya sa YouTube. Malaban din siya sa sakit. Alam ko na, nakarap ka na. Kahit ba?